So welcome back sa channel natin, guys. So sa previous video, sinolve natin itong given differential equation natin kanina gamit yung exact, kasi nalaman natin na siya ay isang exact differential equation. Gamit natin is yung m or partial derivative of f with respect sa x na equation. So ngayon naman, subukan natin isolve itong given DE na to, gamit naman yung M or yung partial derivative of F with respect sa Y. So kung makikita natin kanina, naka-arrive tayo sa final answer na pareho ng answer na dapat nating makuha. So try natin isolve ngayon. Gamit yung pangalawang equation natin, which is M. So, same process lang naman siya, guys. Though, magkaiba ngayon yung mga partial differential natin. Kasi, kung kanina, with respect tayo sa x, ngayon naman, with respect tayo sa y. So, solve natin. Ito, i-cross multiply lang natin sa kabila. So, meron tayong partial derivative of f is equal to 2xy minus 3y squared partial derivative of y. So, sabi ko, para makuha natin si value ng function, integrate natin both sides. So, integral is anti-differential. So, makakancel itong dalawa. Matitira si function or f natin. Tapos, magkakaroon tayo ngayon ng distribute natin, integral at saka si with respect to y. So, integral ng 2xy with respect to y minus integral ng 3y squared with respect to y. So, si f natin equal sa, since with respect tayo sa y, guys, si 2 natin kasama si x is constant. So, pwede natin siyang ilabas. So, 2x integral ngayon ng y. Itong with respect to y, sabi ko, pwede nating palitan ng dy para hindi tayo malito. Minus y squared with respect to y. So, ang constant lang natin ay 3. Ilabas natin yung 3. Integral ng y squared. Palitan natin ito ng dy. So, yan na. So, si function natin equal sa 2x times integral ng y dy. Alam natin, ang integral ng y dy is 1/2 y squared minus 3 times integral ng y squared dy. Alam natin na ang integral ng y squared dy is 1/3 y cubed. So, si f natin ngayon, guys, equal sa 2 times 1/2 is 1. So, meron tayong x y squared na natira minus 3 times 1/3 is 1. Meron tayong y cubed na natira. Magpa-plus tayo ngayon. So, kung dahil with respect tayo sa y, magpa-plus tayo ng g of x naman. Then, sunod natin gagawin, itong function natin, yung partial differentiation natin siya with respect naman sa x. So, partial differential ng function with respect sa x equal sa partial derivative with respect sa x ng x y squared minus y cubed plus g of x. So, magiging siyang partial derivative ng function with respect sa x equal sa. So, kung ano yung nasa ilalim or kung saan tayo with respect, yun lang yung differentiate natin, the rest constant. So, meron tayong x, y squared with respect sa x, constant yung y squared. Tapos, derivative ng x natin is 1 minus y cubed natin with respect sa x. Derivative nito, ito ay purely constant, so magiging 0. Plus, derivative of g of x with respect sa x, magiging g prime of x. So, simplify natin, si partial derivative of function with respect sa x equal na yun sa y squared times 1 is y squared
plus g prime of x. So ngayon guys, gaya nung kanina, meron tayong partial derivative ng function with respect sa x, equal siya dito kay m, na partial derivative ng f with respect sa x na may value na 6x plus y squared. So ang gagawin natin, equate natin sila pareho. So meron tayong 6x plus y squared equal daw siya sa nakuha natin na y squared plus g prime of x. So mapapansin nyo, meron tayong y squared sa magkabilang side ng equation na parehong positive. Sabi mo kanina, pag transpose mo yan, magiging 0 lang naman, so i-cancel na natin. So, meron tayong nakuha na value na g prime of x na equal sa 6x. So, gagawin natin guys, para makuha natin, kasi ipapalitan natin itong nakuha natin g of x dito. Para makuha natin si g of x, kailangan integrate natin. So, integral is anti-differential, matitira dito, g of x na lang. Is equal to, ito lagyan natin ng dx since with respect tayo sa x. So, magiging 6 integral ng x dx. Alam natin na ang integral ng x dx ay 1 half x squared. So, ang value ng g of x natin is 6 times 1 half, 3 times x squared. Ipapalit natin ngayon itong nakuha nating value doon sa ating function. So, si function natin equal sa x y squared minus y cube plus g of x natin na 3x squared. Tapos, para makuha natin si general solution ng DE natin, itong nakuha natin na values, i-equate natin siya sa constant. So, meron tayong x, y squared minus y cube plus 3x squared equals sa c. Pareho po ba din sa hinahanap natin na answer? So, dito meron tayong 3x squared. Meron ba tayong 3x squared? Meron po. Meron tayong minus y cube. Meron tayong minus y cube? Meron po. Meron tayong plus xy squared. Meron ba tayo dito? Plus xy squared. Meron po. Equal sa c. Equal sa c. So, ito po yung final answer. So, makikita natin guys, kahit alin yung gamitin natin, either yung m na with respect sa x or yung n na with respect sa y, pareho lang tayo ng makukuha na general solution. Now, yung isa pang method guys, ito kasi long method to. Meron tayong tinatawag na shortcut method para makuha natin yung general solution ng isang exact differential equation. Ano po yun? So, sumagahin ko muna to guys. Since makita nyo naman na nakuha natin yung answer. Yung method na yun guys is nakasam sa formula na integral ng direct, integrable, plus integral ng non-direct, integrable is equal to integral ng zero. Ano po yung DI na yan at saka yung NDI na yan? So, si DI is direct integrable. Pag sinabing direct integrable, pag binigyan ka ng function, automatic, kaya mo na siyang i-integrate agad. So, halimbawa, 6x dx, yung example natin kanina, pwede rin na 3y squared dy, pwede mo siyang i-integrate agad. Yun yung direct integrable. Ano naman yung non-direct integrable? Yung non-direct integrable, yun yung mga variables na iba yung kasama nila na differential. So, for example, meron tayong y squared dx. Y yung variable mo, pero with respect ka sa
x, y squared dx. So, yun yung non-direct integrable. So, paano natin gagamitin tong formula to? Ang gagawin natin, guys, ang tip ko sa inyo, expand muna natin itong differential equation natin. So, pag in-expand natin siya, ibig sabihin, i-multiply natin yung dx sa lahat ng, sa dalawang term na to, multiply natin yung dy sa term na to. So, magkakaroon tayo ngayon ng 6x dx plus y squared dx plus 2x times y times dy is 2xy dy minus 3y squared dy is equal to 0. So, ba't natin ginanyan? Kailangan kasi, guys, kunin natin yung mga terms na direct integrable at saka yung mga terms na non-direct integrable. So, isa-isay natin. Sa direct integrables, meron tayong dapat, sabi ko kanina, pag direct, yung variable, pareho siya dun sa kasama niyang differential. So, ito, x dx, direct integrable si 6x dx. Alin pa? Y squared dy. So, lagay natin siya sa non-direct integrable. Kasi, y squared siya, pero ang kasama niya, dx with respect sa x. So, y squared dx. 2xy dy. May y dy ka, pero may kasama kang x. So, automatic, guys, hindi mo siya may integrate ng direct. So, non-direct siya. So, dito natin siya ilalagay. 2xy dy. Meron kang 3y squared dy. Y squared, tapos with respect ka sa y, wala naman siyang kasamang x. Automatic, guys, direct integrable siya. So, minus 3y squared dy. So, apat na terms, 2, 3, 4. Dapat, apat din yung malista natin, 1, 2, 3, 4. So, paano natin i-apply yung formula? So, pag apply natin ang formula, guys, sa direct integrable, i-integrate natin lahat ng terms na nakakuha natin na pwede na agad i-integrate. So, ibig sabihin, ito at saka ito, i-integrate natin siya lahat. Basta lahat ng makuha nating di, i-integrate natin. Dito sa non-direct integrable, mamimili lang tayo ng isa. Isa lang po. So, subukan natin. Integral ng direct integrable natin is integral ng 6x dx. Integral nito. So, meron tayong plus integral ng negative 3y squared dy plus, pili lang tayo ng isa dito sa dalawa kasi dito na tayo sa non-direct integrable. Dito kasi lahat ng direct, i-integrate natin. Dito, guys, isa lang. So, piliin natin halimbawa y squared dx. So, integral ng y squared dx equal sa integral ng 0. So, ayusin natin, guys. Labas natin yung constant. So, 6 integral ng x dx. So, ilabas natin dito yung constant, minus 3 integral ng y squared dy plus, dito, guys, since with respect tayo sa x, si y squared natin, i-treat natin siya as constant. So, labas natin si y squared integral ng dx is equal to integral ng 0. So, pwede na tayo ngayon na mag-integrate. So, 6 times integral ng x dx, alam natin na 1 half x squared minus 3 integral ng y squared dy, alam natin na 1 third y cubed plus y squared integral ng dx, alam natin na x is equal to integral ng 0 constant. So simplify na lang natin ngayon, guys. 6 times 1 half is 3 x squared minus 3 times 1 third is 1 times y cubed plus y squared times x is x y squared
is equal to C. Check natin kung pareho na dito. Meron po ba ang 3x squared? Meron. Meron po ba ang minus y cube? Meron. Meron po ba ang xy squared? Meron. Is equal to C. Is equal to C. So, ito na guys yung final answer natin. So, ano pong mangyayari, Kuya Nes, kapag yung pinili ko sa non-direct integrable is yung isa? Actually guys, kahit alin naman sa kanila yung piliin mo, basta isa lang. So, halimbawa ito, i-integrate natin si 2xy dy imbis na si y squared dx. So, since naka with respect tayo sa dy, treat natin as constant si 2x. So, equal siya sa 2x integral ng y dy. So, meron tayong 2x integral ng y dy. Alam natin na 1 half y squared. So, simplify natin. 2 times 1 half is 1 times x times y squared is x y squared. Kung mapapansin nyo guys, x y squared pareho lang siya dito na, na sa nakuha natin kanina. So, sa non-direct integrable, kahit alin yung kunin mo sa kanilang dalawa or kung marami sila, kahit alin sa kanila, basta isa lang. Tapos sa direct integrable guys, lahat ng pwede na direct integrable, i-integrate natin silang lahat. So, sa next video guys, try natin na mag-answer tayo ng exact differential equation involving trigonometric functions naman. So, thank you sa panonood and see you sa ating next video.